はい、第33課を勉強していきましょう。皆さん、レッスン33。ayan, so sa レッスン33 mina, pagawa natin si imperative. Si imperative ay si mere. Mere. Nihongo din, nandes ka mina? Mere. Ayan po si imperative. Mere. Okay. Used to force a person to do something, sabi niya rito. So, ginagamit ito kapag pinaforce mo na yung isang tao na gawin isang bagay. Okay. How to make imperative the verbs, no? So, ito na yung conjugation ni imperative. O, tanda niya sa imperative, ha? Pagka pinoforce mo na yung isang tao na gawin yung isang bagay. So mostly ginagamit ito ng mga galit na tao. No? Mga galit na tao. Mamaya malalaman natin paano ang gamitin, no? Grupuichi. Ayan. So the E sound change to S sound, then omit the mas. Okay, si E sound is mag-change to S sound and omit the mas. Instead na kaimas, instead na katte kudasai, imperative naman si katte kudasai pero medyo manaan ko siya. Hindi naman siya galit. Okay, ayun. Di ba? Nag-uutos lang siya. Please buy me. Katte kudasai. Pero pag ikaw ay galit na, kae na yan. Okay, ayun. Di ba? Matigas ulo mo, ha? Kae. Di ba? Ayaw mong makinig. Bili ka. Ayan. Mochimas. Mangyayari, umit damas, si chi is magiging te. Mote. Mute. Okay, mote. Diba? Ayaw makinig eh. Mote. Ganun lang. Siri magiging pre. Kaere. Kaere. Muy ka na. Tigas ng ulo mo. Okay, kaere. Bi. Yobimas. Yobe. Diba? Yobe. Tawagin mo. Yomimas, yome. Tamad mo magbasa. Yome, basahin mo, 'di ba? Ganyan, mga pautos na force. Ayan, fino-force mo na siyang gawin. Ki, migakimas, tamad mong mag-toothbrush. Migake. Ganoon, no? Migake. Nako, mabubulok yung ngipin mo pag ganyan, no? Okay, yan. Isogimas. Isoge. Magmadali ka. Bagal-bagal mo. Malilate na tayo. Soge. Di ba? Ganon. Okay. Shi. Hanashimas. Hanase. Tamad-tamad mo mong salita, no? Okay. Hanase. Ganon, no? Ayan. Magsalita ka naman. Okay. Ganon lang sa group 1, ha? Kailangan, ano? Gawin nyo lang elephant. E sound. Yung I. Sa group 2, gagawin nyo, didelete nyo yung mas, ikakabit nyo zero. Yan ang imperative. Tabi mas. Tabero. Ibig sabihin, kumain ka. Tabero. Medyo paggalit ka na niyan. No? Ayaw kumain eh. Nige mas. Nigero. Tumakas ka na. Diba? Ganun yan. Hayaan mo na ako dito. Sacrifice ako eh. Okay, ganun. Nigero. Ayan. Okay. Nagero. Ibig sabihin, ibato mo na. Diba? Utos na ano rin. Karimas. Kariro. Pagalit pang pahiramin mo. Okay na. Pahiram na ako. Okay, kariro. Okay, mimas. Miro. Ayan. Tignan mo. Di ba? Ganun yun. Okay, sa group 3, meron tayong shimas na nagiging shiro. Ayaw niya mag-aral. Benkyo shiro. Di ba? Pautos na yun. Napag-aral mo siya. Kimas koi. Mote koi. Instead na motikiti gudasay, no? Nagiging motikoy. Dali mo rito. Ganun. Ayan yung imperative. Yung is to do the force, no? Force to do the person. Do something. Ayan. So, ganun yung gagawin ni, ano, the imperative. Okay. Dito tayo sa, ito. When giving commands, order, or demand the listener to do or not to do the action. Okay, this form are not usually used in ordinary conversation. So, itong mga form ng imperative, no, or mere,
hindi siya ginagamit sa ordinary conversation. Kasi ginagamit yan mamaya. Okay. Can't be used to person with higher position. Hindi mo pwedeng gamitin sa boss mo yan. Baka naman ka, ikaw, trabahante ka, biglang sasabihin mo sa boss mo, puti ko eh. Okay, baka batukan ka niya, no? Okay, ganun. Okay, strong command. Ibig sabihin talagang ano siya, no? Strong yung pautos niya. Talagang galit na to. Ayan. Okay, so ito yung mga kagamitan nila. Okay. Ay, meron pa tayo. Sorry. Prohibitive. Okay, ang prohibitive is kinshi naman. Kinshi naman sa Nihongo. Kinshi. Okay, Minna. Okay, so ganito gamit ni prohibitive. Used to command a person not to do something. Kanina, to do something. Fino-force mo yung isang tao na gawin yung isang bagay. Ito naman, fino-force mo yung tao na wag gawin yung isang bagay. Ayan yung prohibitive. Okay, dictionary form, group 1 and plus na. Ganun lang. Ano ba dictionary form ni Kaimas? Kau, plus na. Ang katubas niyan sa Engo is kawanai de kudasai. Okay, mas formal pa yun, no? Kesa rito, kau na. Ibig sabihin yan, siguro nakaano na yan, nakatatlong utos na yan. Kawanai de kudasai, no? Hindi niya pinakikinggan. Yan tuloy, nag-kau na siya, no? Medyo pagalit na. Okay, matsimas, to wait, matsuna. Huwag mo na akong hintayin, sabi. Di ba? Okay, kairimas, kairu na. Sabi ng huwag ka munang umuwi. Oo, oh, ganun yun. Asobimas, asobu na. Kulit mo, sabi ng huwag ka maglaro. Di ba? Ganun yun. Yomimas, yomu na. Huwag mong basahin. Kakimas, kakuna. Huwag kang magsulat. Oyogimas, oyogu na. Huwag kang langoy. Malalim doon. Kashimas, kasuna. Huwag ka magpahiram. Wala ka na ng pera eh. Okay, gano'n. Papahiram ka pa, no? Okay, ayun. So, yan yung gamit sa group 1 ng kinshi or prohibited. Group 2, tabemas, taberu na. Dictionary form. Taberu, then plus na. Taberu na. Huwag mong kainin. Masama. Baka malasun ka. Okay, karemas, kareru na, wag manghiram. Mesemas, meseru na, wag mong ipakita. Okay, makeru na, wag mong ipatalo, no? Shimas, suru na, benkyu suru na. Ay, wag naman ganun. 'Di ba? Wag mag-aral. Wag naman, no? Okay, kimas, corona virus. 'Di ba? Corona virus. Okay, yon. Kimas kuro na, huwag kang pupunta dito. Yan. Kasi galit ako sa'yo. Kuro na. Okay, ganun yun. Okay, so meron tayong ano, no, imperative at prohibitive. Imperative not to force, no, to do something, and imperative not to do something. Okay. Next, so ginagamit yung mga imperative or prohibitive dito sa higher position to lower status. Mga boss, gumagamit yan sa mga trabahante nila. Hayakukoy! Punta ka rito, mabilis! Sabi ng boss ko, no? Hayakukoy! Ayan. Tapos, yung mga nanay sa kanilang mga anak. Benkyo shiro! Mag-aral ka, anak. Di ba? Inuutusan niya. Don't eat! Tabero na. Oh, di ba? Sabi ng nanay mo, huwag mong kainin yan. Okay, tabero na. Ayan. Hayre na! Siguro, delikado yan, no? Huwag kang papasok, no? Huwag kang sabing pumasok dyan. Bawal. Yan. So, ang umuutos dyan is yung mga higher. Ano pa? Can use during emergency. Okay, lalo na pagka nagmamadali. Ginagamit yan sa emergency. Sugi! Bilisan mo! Umadali ka! May sunog! Sugi! Di ba? Ganun yun. Sa emergency. Ito, emergency. Negero! Run away kasi baka mabagsakan ka ng ano eh. Negero. Ang ano ba? Ano yun, ma'am? Wala. Negero. Ah, negero. Ayan. Negero, baka mabagsakan ka ng tao sa taas. Joke lang. Okay. Ayan. Di ba? Negero.
Sawa na na. Huwag mong hawakan yan. Baka library yan. No? Pinagbawa lang ka na. No? Library yan. Baka makuryente ka. Sawa na na. Okay. Iku na. Huwag kang pumunta doon. Ika na ide kadasay. Iku na. During emergency. Baka ano. Abunay doon. Kaya hindi ka pinapapunta doon. Okay. Saan pa pwedeng gamitin si imperative at prohibitive kapag galit ka na? No? Kanina yon. Okay. Ito naman. Can we use for cheering? Ayun. So, ginagamit din natin sa cheering si ano, imperative or prohibitive. Diba? Pagka sinabing, ano, do your best, gambare. Ayun, for cheering yan. Hindi yan galit, ha? Baka sabi nyo galit, no? Oh, for cheering yan. Gambare. Ganon, Minna. Okay, next. For cheering, Minna, makeru na. Siyempre, no? Hindi siya galit, ha? For cheering yan. Makeru na. Huwag kang patatalo. Di ba? Ganun. Okay, ito pa. Akira meron na. Huwag kang susuko. Porket ba Akira meron na, galit na? Hindi. Huwag kang susuko. No? Ayun. For cheering. Ike. Ibig sabihin niyang go, 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 fight. Ganun yun, no? Ike. Ayan. So, for cheering yan. No? Hindi yan galit. Okay, ayun. So lahat ng imperative or prohibitive hindi naman galit lahat. No? Ginagamit niyan sa for cheering, higher position to lower position and sa slogan. Ayan, ginagamit natin, 'di ba? Tomare. 'Di ba yung tomare ganito? Ayan. Ayan, tomare. So ginagamit natin sa slogan 'yan. Instead na tomare, galit na ba? Hindi. Sa slogan niya, no? Masugu ike. Ayan, sa slogan, nakasulat din yan. Ganyan. Okay, ayun. Masugu ike. Galit na ba pag naka-imperative yung slogan? Hindi. Okay, slogan lang yun. Ha? Okay, Minna. So, saan ginagamit si imperative prohibitive? Sa cheering, sa slogan. Cheering, slogan, sa slogan, higher position. Higher position and during and your emergency. At saka yung kapag galit ka na. Okay, ayun. Galit. Ginagamit siya, no? Okay, yun ang gamit nila. Okay, next. Punta tayo sa nasay. Nasay. Ito rin ay imperative form. Used nasay. By parents to their children or teacher to their student. Ito ay softer than imperative nasay. Na si nasay. Yung kanina. Yung forced to do the action, no? Yung mas soft ito kumpara doon. So instead na nero, gusto mo mas soft, ito na lang banggitin mo. Ninasay. Ayan. Pero medyo pagalit ka na rito, no? Malapit ka ng magalit. Okay, nutusan mo 'yung anak mo, ninasay. Matulog ka na. Ayaw pa matulog, di ba? O di ninasay, kunwari ganyan ba lang. Pagalit na, no? E pag ayaw pa rin sumunod, gumamit ka ng nero. Okay, galit ka na. Ayan. Okay, okimas. Gumising ka na, anak. Ayaw pa rin niyang gumising. Okinasay. Di ba ganun? Ayaw pa rin niyang gumising. O di gamitan muna ng ano, okiro. Okay, ganun. Ayaw kumain ni baby. Tabi nasay. Di ba? Ayaw kumain. Galit ka na kunwari. Tabero. Ganun. Ayaw mag-aral ni anak mo. Benkyo sinasay. Di ba? Benkyo shiro. Yan. Pero alam nyo, yung mga pag... Di ba alam nyo yung mga imperative? Di ba? Di ba? Bagalit sila, no? Di ba? Para ano? Para, di ba? Halimbawa, ne. No, ne. Big na lang gamitin yung boyfriend. Ayan, di ba? Di ba ganyan, nero? No? Ayan. Kapag ka gusto mo ng mas soft, lalagyan mo lang siya ng yo. Nero yo. Ayan. Para maging soft yung iyong pagdi-deliver ng pananalita. No? Instead na nero, nero yo na lang. Ayan. Lagyan mo ng yo. Para maging soft. No? Okay, next. Dito tayo. X, Y, toyo, inides. Ibig sabihin, X means Y. Si X, ang meaning niya ay si Y. Ayan. Ang love, ang meaning, sorry. Ang I stereo, ang meaning niya love. Diba ganun? So, I stereo,
love という意味です。No? Ayan. Use for us the meaning. Ito naman ang ginagamit. Do you imi desu ka? Okay. Ito naman yung kapag nagtatanong ng meaning. Do you imi desu ka? Ayan. Kapag sumagot ka naman, gagamitin mo yung particle to. Do you imi desu? Okay, ganun. So, this kanji means airplane. Ayan. Kono kanji wa hikuki to yu imi desu. Ayan, no? So, kono kanji wa hikuki to yu imi desu. What does the kanji mean? Ito, anong meaning nito? Minna. Kono kanji wa do yu imi desu ka? Okay, ayun yun, no? So, anong meaning nito, Minna, na kanji? Kono kanji wa do yu imi desu ka? Ang meaning nito is, ito yun, nasa baba. This kanji means flammable. Kono kanji wa kakigenkin to yu imi desu. Bakit may desu dito? Nawala yung to yu imi, ha? Pumunta siguro siya ng SM Megamon. To yu imi. Sulot nyo, ha? Ayan. To yu imi desu. Oh, ganyan, ha? Okay, so ulitin natin. Kono kanji wa do yu imi desu ka? Kono kanji wa kakigenkin to yu imi desu. Okay, ganun siya, ha? Ayan, kapag tinatanong kayo, no? Do yu imi desu ka? Okay, yung do yu imi pala, pwede rin siyang gamitin sa ganito. Yung mga kanji na di mo alam. Ayan. Pwede mong gamitin yan. At saka yung mga malalalim na word, kaya pwede niyong itanong yun. Ayan. Malalim na word. No? Do you imi desu ka? Yung mga hindi mo maintindihan. Halimbawa, nagsasalita yung mga hapon, tapos medyo marami na siyang nasabi. Pwede, do you imi desu ka? Then, papaliwanag nila ng dahan-dahan. No? Kung ano yung ibig sabihin. Ayan yung do you imi desu ka? No? At saka yung pagsagot, ha? Huwag niyong kalimutan. No? Do you imi desu yung pagsagot. Okay, para lang ding ano yan, no? Para lang ding engo. Alam niyo yung engo, no, dati? Yung kapag sinabi mo, cellphone wa nihongo de nan desu ka? Di ba? Parang ganun lang din. No? Ayan. Okay, sige. Naintindihan niyo po ba yung ano? Do you imi desu or do you imi desu ka? Pag nagtatanong. Okay, dito naman is to yomimasu. Ganun. To yomimasu. Ibig sabihin, ito. How do you read that kanji? Ayan. So, paano mo ito basahin? Okay. Arewa, nanto yomimasu ka? Ayan. Arewa, nanto yomimasu ka? Chikatetsu to yomimasu. O, ganun lang, no? Paano basahin itong kanji na to? Hindi ko alam eh. Ah, sabi mo, no? Chikatetsu to yomimasu. Arewa, nanto yomimasu ka? Chikatetsu to yomimasu. Okay, ito naman. What is written on that sign? Ano ba yung nakasulat dun sa sign na yon? Ayan, no? Okay. Ito naman is to kaite arimasu. Okay, to kaite arimasu. So, ano mako wa nanto kaite arimasu ka? Okay, ganun yung pagtanong, ha. Kung di nyo maintindihan yung kanji, pwede nyo itanong yan, no? Nanto kaite arimasu ka? Ano iba yung nakasulat? Ayan. It is written as non-smoking area. So, ito ay tin-ento kaite arimasu. Okay, Minna. Nagigets nyo po ba? Ha, Minna? Yung to yomimasu ka at saka to. Halos same lang sila, no? Ni to yomimasu ka, to kaite arimasu ka, tapos yung to yung imi desu ka, no? Parang same lang sila. Yung isa, paano ito basahin? Yung isa naman, ano yung nakasulat? Yung isa naman, ano ang ibig sabihin? No, halos same lang sila, no? Okay, so ganun po, ha, Minna. Naintindihan nyo po ba paano gamitin yung ano? Nanto yomimasu ka. Tapos sa pagsagot, to yomimasu. Tapos yung to kaite arimasu ka. Ayan. Naintindihan nyo po ba, Minna? Ha?
みんな。はい、先生。はい、先生。Next natin, dito tayo sa susunod na ano. Ayan. So dito naman sa subject na to, ito po yung subject, ito naman isang plain form. Tapos sunod, to ite imashita. Ayan. Ibig sabihin sa Tagalog, sinabi ni. Sinabi niya. Hindi ko sinabi. Okay? Baka idamay niyo yung sarili niyo dyan. Sinabi ko. Hindi ah. Sinabi niya. Sinabi ni. Ayun. Hindi pwede yung sinabi ko. Okay? Sinabi niya. Sinabi. Okay. So dito, subject, itong S na itong nakikita nyo, siya yung quoting directly. Ito ay ginagamit sa pagsusulat. May nakikita kayong mga ganon? Yung mga apostrophe? Diba? Or may bracket. Ayan. Ibig sabihin, to copy exactly yan. Ha? Exacto, no? Kinapi na exacto for written. Okay, then yung plain form naman, nakikita nyo, saan naman yung indirectly? Quoting indirectly. Ibig sabihin, for spoken naman. Ito sa pagsasalita, ito sa pagsusulat. Okay, gunahin natin yung pagsusulat. The teacher said, we have exam tomorrow. So sa pagsusulat, kung sino yung nagsalita, siya yung particle wa or particle ga. Sino po yung nagsalita? Si? Teacher. Kasi sinabi nga eh. Sinabi ni teacher. Ganun yun. Sensei wa. Ano yung sinabi niya? We have exam tomorrow. Hashta, shikenga arimas. Shikenga arimas. To ite imashita. So, may bracket, no? Ayan. Kasi nga, to copy exactly kung ano yung sinabi talaga ni teacher. Naka-mass form ka pa dyan, no? Okay, dito naman, sa plain form, used for spoken sa pananalita, sensewa ashita shiken ga aru. Magiging plain form si arimas. Magiging aru kapag tayo magko-conversation, no? Aru to ite imashita. Okay, this time. Mr. Danilo said he want to go to Osaka. Ayan, no? Okay, gusto niya pumunta. Palitan niyo to, ha? Ayan. He wants to go to Osaka. So dito, i-bracket natin. Ayan. So, Daniro sangwa Osaka ni ikitai des. To ite imashita. Malagay niyo ng des, no? Ayan. Kasi kung ikitai des to ite imashita. May des to, ha? Kaso walang nalagay. Yan. Ikitai des to ite imashita. May bracket yan. Pero pagdating mo sa plain form, Daniro sangwa Osaka ni ikitai to ite imashita. Mali ito. Burahin niyo po. Kasi meron tayong word na want. He want to go. Okay. He want to go to Osaka. So, mangyari, ikitai to ikitai to ite imashita. Sa spoken yon. Pero pag sa reading, ikitai des to ite imashita. Okay. Nakuha niyo po ba? Na? Nakuha niyo po ba? Wakarimashita ka? Hi, sensei. Wakarimashita. Tignan natin ito. Sige, wakarimashita. Ma'am Dayan, ikaw. Hi. Mr. Sam said he will not attend to the meeting because he have something to do. Ma'am Hilda. Sam, ah. Ma'am Marika. Mr. Sam said, ah. Si Ma'am Margaret. Si Ma'am Amy. Okay, go. Go, Tomina. Sensei, yung dalawang ano po ba, sensei? Yung sa spoken at saka written? Hindi po, ano lang. Spoken lang tayo, no? Ah, spoken. Sige po.
Mr. Okay, どうぞ皆さん。サムはミーティング会議を参加しない。Sa rin yung iba. Na natulog na kayo ah. Yung to attend meeting sensei is sangka suru po ba yun? Okay, sige po. Samu wa nang nanika suru no ga arimasu kara会議の参加をしないと言っていました。Okay, thank you, Ma'am Diane. Hello. Next, Ma'am Hilda. Oto-san wa Kaishu Fujisan ni Noboru to itte imashita. Galing mo. Okay. Thank you, Ma'am Hilda. Next. Imoto-san wa Shiken ni okemashita to itte imashita. Okay. Thank you, Mariga. Next. Thank you. Margaret. Try na po, sensei. Okay, sige. Oh, Margaret. Danika-san wa sushi o suki ja arimasen to itte mashita. Okay, thank you, Margaret. Okay, next. Ma'am Emmy. Hi, sensei. Hi. He said it will be better to drink beer. Ano, karewa o sakiga. No man na kata to itte imasta. Okay, thank you, Ma'am Emmy. Okay, ayan. So, tignan natin yung sagot. Ayan. So, samsang wa yoji ga aru kara kaigi ni shuseki shinai to itte imasta. Okay, next. Chichi wa 来週富士山に登ると言っていました。Okay, next. 妹は試験に合格したと言っていました。ダニカさんは寿司が嫌いだと言っていました。Then last, 彼はお酒を飲まない方がいいと言っていました。皆さん分かりましたか？皆さん、galing ni Ma'am Hilda, tumama yung sagot ni Ma'am Hilda. Galing, oh, di ba? Okay, ayan. Di ba kasi pag sabi it would be better, di ba, hoga iyon. Ayan. No manai hoga ito itte imashita. Ito naman dahil siya ay na-adjective, kailangan mong lalagyan ng da. Ayan. Pag na-adjective, lalagyan nyo ng da bago nyo ilagay yung to itte imashita. Parang engo din. Naalala nyo yung to iimas sa N5. Diba? To iimas. Pagka naka na-adjective, da to iimas.
ganun lang, no? Pag na-adjective. Okay, pero pag ay adjective, diretso kabit na. Takay to ite imashita. Sinabi niya mahal. Diba ganun? Okay, ayan. So proceed tayo sa next inna. Ayan. So ito naman ay si to sutaite itadakemasenka. Okay, ayan. To sutaite itadakemasenka. Use when politely asking someone to convey a message. Ibig sabihin, pakisabi na lang. Ayan, no? Okay, pakisabi na lang. Ayan. To pass a message to someone. Pakisabi kay Ma'am Amy, hindi ako papasok bukas. O, di ba ganun? Inire-relay mo yung message dun sa ika-third na person. Nakuha nyo yung to, tsutaite itadakimasenka? Okay, sabi rito, pwede bang pakisabi kay Miss Anna? Would you tell to Miss Anna xerox these documents? Pakisabi naman kay Ma'am Anna, xerox naman itong documents na to. Okay, kung kanino mo i-relay yung message sa yung particle ni. O, kanino ipapasabi yung message? Kay Anna. Okay. So, Anna sang ni shiryo o copy shite kudasai to to tsutaite itadakimasen ka. Ayan, kumpleto pa, no? So, dito naman, sa ito yung ano ha, yung use for written, no, kumpleto. So dito, ana sang ni shuryo kopiste toite itad to tsutaite itadakimasen ka. Palitan niyo po ito ng tsutaite. Ayan. Ayan, so dito ano na, plain na siya, no. Ayan, kopiste to tsutaite itadakimasen ka. Ayan. Nakukuha nyo po ba yung pakisabi? Ha, Minna? Pakisabi naman. Di ba sabi, halimbawa ako, pakisabi naman kay Ma'am Hilda, Ma'am Mori, na ano, walang pasok bukas. O, di ba? Ayan. Sasabihin ko, sumimasen, Mori-san. Ayan. Sabi naman ni Ma'am Mori, nandes ka, sensei. Dapat may ganun pa, no? Ano, hirda sang ni, ano, asta yasumi. Yasumi dato, tsutaite, itadakimasen ka? Okay. Sasabihin naman ni Ma'am Mori naman sa kay Ma'am Hilda. Ah, hirda sang sumimasen. Ah, sensei wa, ano, asta yasumi dato ite imashita. Nakukuha nyo? Ah, diba? Sabi ko eh, sinabi ni Ma'am Mori kay Ma'am Hilda, ah Hilda-sang, sabi ni sensei, walang pasok bukas. Ganon, no? Wakarimashita ka? Oo, wakarimashita. Okay, wakarimashita ka, Minna? Okay, so wakatarane, Minna, kaiwashimasho. Ayan, unahin natin si Ma'am Marika Joy. Okay, Marika Joy-sang, ano, shitsumon shite mo ii desu ka, Marika-sang? Marika-sang, shitsumon shite mo ii desu ka? Sabi ni Ma'am Marika-sang, ano, dozo. Okay. Ah, wala yata siyang ano, okay. Wala siyang headset. Ah, sige, palitan ko na lang muna si Ma'am Marika. Si Ma'am Dayan, ano? Okay, Dayan, sang sumunste mo yung desk ka? Hi, sensei. Okay. Dozo. Hi, Dayan, sang ano? Mori sang ni, ano, ripoto o okuruto tsutaite itadakimasen ka? Hi. Hi, sensei. Okay, then. Ano yung sasabihin mo kay Ma'am Mori? Eto, Mori-sang, eto, Junero-sang, Junero-sang wa, Mori-sang ni, eto, ano nga po yun, sensei?
ごめん。レポートを送ると伝えていただきますか。あの、じゃあ、さびもかいま、モリ。モリさんに、レポートを送ろうと伝えて。おっおっ、あこゆのさびの、なん。あ。ay, ごめん先生。はい。ジュネロさんは、マリサさん。ay, マリサさんは。で、ako yung nagsalita. Ah, ジュネロさんは、マリ、モリ、モリさんに、レポートを、おころと言っていました。Yan, very good. Okay, モリさん、次は、Margaret さんに質問してください。あ、先生。Margaret さんに。あ、パパ、違う、kausapin mo si Ma'am Margaret, then i-relay yung message mo kay Ma'am Amy. Margaret sang, sumimasen. Ganun ka. Margaret-san, sumimasen. Reporto? Mag-iba ka naman. Mag-iba ka naman, ma. Iba na naman. I-re-relay mo yung message kay Ma'am Amy, ha? Amy Sang-ni. Ganon. Amy Sang. Hi. Amy Sang-ni. Amy Sang-ni. Reporto. Iba sensei. Iba naman, iba naman. Okay. Iba. Asta, asta. Okay lang po, asta. Okay, okay lang, asta. Sige po. Okay, namay des. Margaret Sang. Ay, Amy Sang. Margaret. Amy Sang. Amy Sang ne. Amy Sang wa? Asta ne. Amy Sang ni. Amy san ne asta ni wakarimasen jinjin. Daijoubu desu. Okay, lipat muna natin. Ma'am Dayan, ikaw hi sensei. Mo yung message kay Ma'am Amy. Okay, daijoubu. Sige. Hi. Eto Amy san ni asta yama ni iko to tsutaite te itadakanmasen ka. Okay, anong sasabi mo Ma'am Margaret kay Ma'am Amy? Sino ba yung nagsalita sa si Ma'am Dayan yung nagsalita kanina. Sasabihin ko po kay Ma'am Amy. Sabi mo kay Ma'am Amy yung sinabi ni Ma'am Dayan. Amy sa Dayan sa Dayan sangwa. Dayan sangwa. Amy sang ni. Okay. Dayan sangwa. Ashta. Ashta. Yamani.